Nabudol na naman ako ng Lazada. Tingnan mo, nakalagay dito yung pangalan ng in-order ko. Yung kape na in-order ko, yun naman ang nakalagay dito. Pero nagduda na ako dun sa nakapa ko kasi pahaba. Eh yun, bugdo yun na maliit na box eh. So sabi ko parang iba. So hindi na lang ako inlim ko na lang kasi nabuksan ko na walang video eh. Tapos ito yung nakita ko sa loob. Yan. Nung dumating ay Paragis Cafe Latte. So, di ba pag sa Lazada, meron doon darating sa'yo sa cellphone mo na receive order. Ay, order receive. So, hindi ko kinlik yon. Ang kinlik ko, return to sender yata yung kinlik ko doon. Basta ganun. Hindi ko siya binuksan kasi kita naman o ayan o Paragis Cafe Latte. So, hindi lang siya ganun kamahal. Pero, legit kasi sa akin yung in-order ko na kape. Talagang, hindi man ako nagugutom lagi doon. So, ito kasi, hindi ko pa ito na-try. Pero, nag-research ako. Sikat lang siya noong 2021. Tapos, wala na. Hindi na siya yung laging trending. Ang daya, no? So, hindi ko muna binuksan kasi nga, ni-return ko siya. So, yung pag-return pala ng parcel, guys, nakadepende din yun sa seller kung i-accept niya yung pag-return mo. So, kung hindi niya yun i-accept, hindi ko ito mababalik. So, hantay mo na ako ng ano. Kaya hindi ko na binuksan, yan lang. Kasi sayang naman yung binayad ko. Pwede, yan, balot nila yan. Di ko talaga binuksan kasi kita naman. So, yung ano lang ang nasira ko, yung ito. Yan lang naman ang laman niya. Hindi kasi ako nakapag-video. Pero okay na din yun. At least alam ko na ngayon. Sinasabi kasi ng rider, pwede ko siyang ibalik, tinuruan niya ako. So, doon nakita ko sa pag-return ng items, nakadepende pala kay seller kung tatanggapin niya yung request mo or hindi. So, ibig sabihin, pag hindi niya yung tatanggapin yung request mo na ibalik mo yung items, so, wala rin. Tiway din yung pera mo. Ganon. So, antay lang tayo ng mga ilang araw kung may feedback yung seller nito. Kasi sayang naman yung binayad ko. 399,400 na yung binigay ko. Diba? Hayaan lang natin to siya, di natin siya galawin. Pero pag mga matagal na, after 1 week na, wala na akong magagawa. So, yun yung pinaka-lesson talaga guys sa mga parcel, sa Lazada, yung mga wrong items yung marireceive mo. Biruin mo, 7 sachet lang, babayaran mo 400. Diba? Yun kasing in-order ko, medyo pricey siya, pero talaga nakakatulong siya sa akin kasi ang kailangan ko talaga yung hindi ako lagi naghanap ng pagkain. Biruin mo kasi pag lagi kang umiinom ng gamot. Tapos, yun, gutom ka lagi. So, yung timbang ko naman, padagdag ng padagdag. So, since umiinom ako ng kape na yun, hindi na ako masyadong nagugutom. Tingnan nyo nga ako, kumakain ako, pero may mga natitira pa, hindi ko siya nauubos talaga. Kasi nga, pag nakatikim na ako, parang busog na, tas tubig nyo lang ako ng tubig. So, ganun. Grabe! Okay lang, at least nagkaroon ako ng idea. Kasi dati talaga ang ginagawa ko kapag nakapa ko yung parcel, kahit hindi ko nabuksan, hindi ko talaga tinatanggap. Tapos binabayaran ko lang ng 50 yung rider. So, kanina, in-explain sa akin ng rider na tanggapin ko na lang daw. Tapos, ganito ang gagawin ko pag return. Ganyan. Sabi ko, paano yun? Hindi ko na-videohan. So, okay lang yan. Huwag mo na lang buksan yung items. Kasi nakita naman niya wrong items. So, tinuruan niya ako. So, next time, hindi na talaga ko tatanggap. Pag alam kong wrong items yung makapa ko sa laman, hindi ko na tatanggapin talaga. Tapos, ang masama pa, guys, kasi diba nag-free shipping, ginamit ko yung cellphone ng isang yung cellphone niya kasi di man yung mahilig mag Lazada.
ginamit ko yung free shipping niya doon. So nag-order din ako same ano din guys, store ng Lazada na yon. Kasi hinanap ko lang din yon. So ibig sabihin, pag dumating yon, yun din yung laman. Maragis Cafe din. So hindi ko na siya i-accept. Buti hindi ko nilagyan yun ng address. Nilagay ko na yung pangalan ko doon, tapos cellphone number ko. So, may ano na ako. Pag dumating siya, hindi ko tatanggapin. Ipakita ko na lang itong wrong items na nakuha ko sa una. So, bali, ano, kasi pag tatanggapin ko yun, magiging 800 na yung lugi sa akin. Gumagastos lang naman ako ng ganun, guys, kasi nakakatulong siya sa akin yung... Hindi rin kasi madali yung pataas ng pataas yung timbang mo. Nakaka-stress din siyang isipin. So excited pa naman sana ako mag-inom ng kape. Kay hapon na. Yan na, nabudol man tayo, uy. So yun yung ano ko, guys. Di naman talaga ako tumatanggap pag mga alam ko rong items yung dumadating. Kasi nakakapa ko na yun. Memorize ko na kasi yung box noon, itsura ng box ko kapag nakapa ko kasi palagi na, kasi meron na kasi akong tatlong box doon na hindi ko tinapon, inipon ko lang. So, kabisado ko na yung mga dumating. Wala na kasi doon sa dating shop na inorderan ko eh, out of stock na sila eh. So, naghanap ako sa iba. Meron nga ako nakitang seller na nagpost ng ganong items. Tapos mga legit naman yung mga comment doon sa kanya. Pati yung mga picture ng kinocomment, yun naman din ang dumadating sa kanila. Nagtaka lang ako nitong dumating kasi iba. Tapos chinat ko yung seller na, hindi ito yung order ko, so i-return ko sa inyo. Kasi dalawa yung in-order ko, magkaiba lang yung cellphone, magkaiba lang yung gamit ko na cellphone. So yun, hindi siya nag-reply. So bahala siya. Kasi hindi ko tatanggapin yung isa. Pwedeng malugi ako dito. Okay lang. So, kasama yan sa buhay talaga natin na sa palaran. Kapag gusto mo magtipid, so sa palaran talaga eh. Okay lang, pero hindi ko natatanggapin yung next darating na parcel nila. Kasi same store lang yun, guys, yung inorderan ko. So, yun lang. Grabe. Sayang yung 400 ko pag ganun. Bye-bye!